Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, huling bahagi ng tafsir ng Suratul Bayyina. InsyaAllah. Dhikru sharr al-bariyah wa khair al-bariyah wa dhikru jaza'ahuma. Ang pagbabanggit ni Allah tungkol sa pinakamainam na mga nilalang at pinakamasamang mga nilalang at ang pagbabanggit sa kanilang magiging gantimpala. Pinakamasama at pinakamabuting mga nilalang. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an ma'alil fujjar min al-kafara min kafarati ahli al-kitab wal-mushrikin al-mukhalifina li kutubillahi al-munazzala wa anbiya Allah. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging hantungan o mangyayari sa mga suwail at mga hindi mananampalataya na ahlul kitab at mga pagano na sumusuway sa aklat ni Allah na kanyang ibinaba o ipinahayag at sumusuway sa kanyang mga propeta na pinadala. Al-anbiya al-mursala. Annahum yawmal qiyamati fi nari jahannama khalidina fiha. Na itong mga tao na ito, sila ay mananatili sa impyerno habang panahon. Khalidina fiha, ibig sabihin mananatili sila roon habang panahon, ay makithina la yuhawwaluna anha wala yazulun. La yuhawwaluna anha, ibig sabihin, hindi sila ililipat mula sa impyerno patungo sa paraiso. Hindi katulad ng mananampalataya na maaring merong mananampalataya na papasok sa impyerno, ngunit mananatili lang siya roon ng iilang panahon at aalisin siya doon at ipapasok sa paraiso. So sila la yuhawwalun, hindi sila maililipat, nandun na lang sila talaga. Wala yazulun, at hindi sila aalisin sa impyerno. Kaya nga, sa kabilang buhay, kapag makita na ng mga kuffar ang parusa, sasabihin nila, ya laytani kuntu turaba. Sana ay naging alikabok na lang ako. Dahil sa araw ng paghukom, ang mga hayop, sila ay magsisingilan din. Katulad na nababanggit sa hadith, yung tupa na walang sungay na sinungay ng tupa na may sungay ay gaganti sa araw ng paghukom. At pagkatapos nilang maggantihan, ay magiging alabok na lamang sila. Ibig sabihin, wala nang magiging parusa at wala nang magiging, kumbaga, biyaya. Katulad ng matatagpuan sa paraiso at impyerno respectively. So ganun lang sila. At may inggit sa kanila ang mga nasa impyerno kasi nga sila habang panahon sa parusa, samantalang yung mga hayop naglaho na lang sila. Kaya ang kahulugan ng khalidina fiha, yung khalidina fiha na nasa impyerno, la yuhawwaluna anha wala yazulun. Hindi sila ililipat at hindi sila mawawala o aalisin doon sa impyerno. Mananatili sila doon habang panahon. Now actually, pag sinabi rin namang khalidina fiha sa paraiso, ganun din. La yuhawwaluna anha wala yazulun. Yung mga nasa paraiso, hindi na sila tatanggalin doon para dalhin sa impyerno. At ganyan din, hindi rin sila aalisin doon para mag-cease to exist, kumbaga yung maglaho na lang sila, hindi. Nandun na talaga sila sa
paraiso. At ito nga ang mga tao na ito ang sinasabi ni Allah, ulaika hum sharrul bariyah, sila yaong pinakamasama na mga bariyah. Yung bariyah na tinutukoy dito, mga nilalang o nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sharrul khalika allati barra'aha Allahu wa dara'aha thumma, na ay sharrul khalika allati barra'a Allahu wa dara'aha. Dahil nga yung sharrul bariyah, na sila raw ang pinakamasama na mga nilikha, at sila yung pinakamasama doon sa mga kumbaga hinugisan ni Allah, yung baraaha, hinugisan, at daraaha, kumbaga parang ganun din yung ano, yung basta iba-ibang terminology ito para sa pagkakalikha. Pinakamasamang nilikha, pinakamasamang hinugisan ni Allah, at pinakamasama na kumbaga pinalitaw niya into existence itong mga kuffar na ito. Thumma akbara ta'ala an halil abraril ladina amanu bi kulubihim wa amilus salihat bi abdanihim. At pagkatapos ito, si Allah ay nagpahayag sa kalagayan ng matutuwid na sila yung mga nanampalataya sa pamagitan ng kanilang mga puso at gumawa ng mabuti sa pamagitan ng kanilang mga katawan. Bi annahum khairul bariyah, na sila nga ang pinakamainam na mga nilalang, ang mga nanampalataya sa pamagitan ng kanilang mga puso at gumawa ng mabuti sa pamagitan ng kanilang mga katawan. Waqad istadalla bihadihi al-aya Abu Huraira wa ta'ifatun minal ulama'i ala tafdilil mu'minina minal bariya alal malaika. So itong aya na ito ang ginawang dalil ni Abu Huraira at ilang mga ulama sa kanilang pagsasabi na kung tutuusin, dahil sa aya na ito, ang tao o ang mga mananampalataya na kabilang sa mga tao ay mas mainam pa na maituturing kaysa sa mga anghel. Maituturing silang mas mainam kaysa sa mga anghel. Dahil nga sinabi, khairul bariya, pinakamainam na nilikha. At ang mga anghel, nilikha lang din ni Allah. So, ibig sabihin, mas mainam ang mga mananampalataya kaysa sa mga anghel o ano pa mang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nga yung sinabi, ulaika hum khairul bariya, sila yaong pinakamainam na mga nilalang. Thumma qala ta'ala, jazauhum inda rabbihim. At pagkatapos ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa khairul bariya, pinakamainam na mga nilalang. Kung kanina tinukoy na ang pinakamasamang mga nilalang ay nasa impyerno habang panahon, ang khairul bariya, jazauhum inda rabbihim, ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang Panginoon. Ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang Panginoon. Ibig sabihin, taglay ni Allah o si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang magbibigay. Ibig sabihin, hindi ito maihahambing sa anumang pwedeng ibigay ng tao sa sino man. Mahigit pa. Mahigit pa sa anumang maibibigay ng sinumang kapwa-tao, ng sinumang mananampalataya, na kabilang nga dito sa khairul bariya. Na kahulugan din nito na jazauhum inda rabbihim, na ay yawmal kiyama. Ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang Panginoon sa araw ng paghuhukom. Natunay nga na ang tao ay magagantimpalaan ng husto doon lang sa araw ng paghuhukom. Okay? Dahil walang anumang kabutihan ng pwedeng makamit ng tao dito sa mundo na magiging sapat bilang gantimpala sa kanyang pananampalataya. At gayon din, wala rin parusa ang makakamit ng tao dito sa mundo na magiging reward o parusa sa kanyang kawalang pananampalataya. Okay? So lahat yun ay makakamit
ng tao ng kumpleto at buo doon na lamang sa kabilang buhay. Doon na lamang sa kabilang buhay. At syempre, patunay dito, yun nga, ang tao, hindi niya makakamit ang anumang, kumbaga, kumpletong reward sa kanyang kabutihan na ginawa. Kasi nga, ang tao, limitado yung kaalaman at limitado yung katangian ng pagiging makatarungan. Kaya hindi talaga marirecognize ng tao ang effort ng ibang tao. Si Allah ang tunay na nakakakita nito at siyang tunay na magagantimpala nito. Halimbawa niyan, maaaring yung tao, halimbawa nakapagligtas ng buhay, tapos bibigyan siya ng award ng mga tao. Kung kay Allah manggagaling ang gantimpala na yung kulang yun, kumbaga kung ihahambing, o napakaliit yun kung ihahambing sa gantimpala na manggagaling kay Allah. O marili naman na mangyayari na mayroong tao na gumagawa ng mabuti, pero kinamumuhian ng kanyang kapwa-tao. Pero kay Allah, siya ay nasa mataas pala na antas. So hindi makakapaggantimpala ang mga tao ng sapat sa kabutihan ng ibang tao. At hindi makatanggap ang tao ng sapat na gantimpala sa mundo bilang gantimpala sa kanyang kabutihan. Si Allah ang tunay na makakapagbigay doon. Gayun din sa kasamaan. Okay? Yung mga kriminal, halimbawa, yung mga kriminal o nakapatay ng rape, tapos makukulong lang, sasabihin, reclusion perpetua, tapos 20 years lang. Tapos meron pang good conduct time allowance. Kapag mabait sa kulungan, mababawasan pa yung sentensya. Paglabas ng rape uli. So hindi naging sapat yung parusa sa kanya doon sa kulungan. At kaya nga, doon sa araw ng paghuhukom, makakamit niya, makakaharap niya lahat ng kanyang mga ginawang kasamaan. Lalong-lalo na yung mga lumabag sa karapatan ng kanilang kapwa-tao, sa relihiyon, buhay, yaman, ari-arian, kumbaga salinlahi, pag-iisip at dangal. Lahat ng yun ay pagbabayaran ng sino mang nang-api rito o nandugas, nanlamang doon sa araw ng paghuhukom. Hindi maipapataw nang sapat ang anumang parusa sa sinumang kriminal dito sa mundo. Kaya totoong mayroong kabilang buhay. Totoong mayroong kabilang buhay. Kasi nga, ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang Panginoon sa araw ng paghukom. At ano ito? Jannatu adinin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mga hardin ng Adan na tinutukoy dito yung paraiso. O kumbaga sa English, Garden of Eden, na siyang tawag din sa paraiso. Jannatu adinin, ng paglalarawan dito, tajri min tahtihal anhar. Dumadaloy sa ilalim ng mga hardin na ito ang mga ilog. Mga ilog ng tubig at syempre iba pang mga ilog na tinukoy sa Quran na matatagpuan sa paraiso. Ilog ng alak, ilog ng daga, ilog ng gatas, ilog ng honey. Yun, iba-ibang uri ng ilog sa paraiso. Khalidina fiha abadat. Binanggit uli dito yung khalidina fiha at dinugtungan pa ng abada. Dinugtungan pa ng abada. So sabi, ang ibig sabihin nito ay bila infisal, wala inkida, wala firag. So parang ganun din kanina. Yung mga nasa impyerno, khalidina fiha, la yuhawaluna wala yazulun. Hindi sila aalisin o ililipat mula sa impyerno at hindi sila mawawala sa impyerno. Yung mga nasa paraiso, nandoon sila sa paraiso, khalidina fiha abada, ibig sabihin, bila infisal, walang wakas, walang hanggan. Nandoon sila sa paraiso habang panahon, walang limit.
walang takdang panahon. Nandoon sila habang panahon. Yung bila infisal, ito yung tinutukoy dito. Walang putol, walang patid, naroon sila sa impyerno. Ah, nandoon sila sa paraiso. Wala inkida, ang inkida na tinutukoy dito, yung patlang o pagitan. Na yung nasa paraiso, hindi siya mawawala doon, nandoon siya palagi. Hindi siya pwedeng nandoon sa paraiso, tapos ilalagay siya sa impyerno ng isang araw, tapos babalik siya sa paraiso, hindi ganun. Bila infisal, walang patid, wala inkida, walang patlang. Dire-diretso talaga na naroon siya. Wala farag. Wala farag o yung kumbaga pagwawakas na maaaring tinutukoy nga rin dito yung kanyang existence doon sa paraiso. So itong kahulugan ng khalidina fiha abada na mas binigyang diin pa ni Allah ang pananatili ng mga mananampalataya sa paraiso. Ayon sa ayan na ito, alhamdulillah. At syempre, isa sa pinakamagagandang bagay na nababanggit sa Suratul Bayyinah, radiyallahu anhum waradu'an, na si Allah ay nalugod sa kanila, sa mga mananampalataya at gumawa ng mabuti. At ang mga mananampalataya ay malulugod din kay Allah. Malulugod din sila kay Allah. Nalugod si Allah sa mga mananampalataya bilang gantimpala sa kanila. At ang mga mananampalataya na papasok sa paraiso, malulugod sa igagantimpala sa kanila ni Allah. Malulugod sa igagantimpala sa kanila ni Allah na doon makikita na nila yung buo at kumpletong gantimpala ng kanilang pinagsumikapan at kanilang pinagtiisan dito sa mundo. Bawa yan, nabuhay ka sa mundo 60 years, tapos nagtiis ka talaga sa pagiging mananampalataya, marami kang sinakripisyo, namuhay ka ng mahirap kasi ayaw mo ng trabaho na haram, ayaw mo ng trabaho na haram, ayaw mo mangutang sa riba, ayaw mo ng, kumbaga, yung magarbong pamumuhay kasi iniisip mo, kinatatakutan mo na baka magiging pananagutan pa yun sa araw ng paghuhukom. Lahat ng pagtitiis ginawa mo para kay Allah, makukuha mo yung gantimpala nito inshallah doon sa araw ng paghukom at syempre sa paraiso. Wa maqamu ridahu anhum a'la mimma utuhu minan na'imil mukim. Ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay actually mas mahalaga o mas malaking gantimpala na matuturing kaysa sa anumang matatanggap ng mga mananampalataya na mga biyaya sa kabilang buhay. Okay? Ang kaluguran sila ni Allah ay mas malaking biyaya para sa kanila kung tutuusin. Siyempre, waradu'anhu at nalugod ang mga mananampalataya kay Allah fima manahahum minal fadli al-amim, na kalulugdan nila ang lahat ng mga ibibigay sa kanila ni Allah na mga gantimpala at mga biyaya doon sa paraiso, alhamdulillah. At sumunod na banggit, wa qawluhu ta'ala dhalika liman khashiya rabbah, yaon ay para sa sino mang natakot sa kanyang Panginoon. Yaon ay para sa sino mang natakot sa kanyang Panginoon, ay hadal jaza hasilun liman khashiyallaha wattaqahu haqqa taqwahu. Nang gantimpala na ito ay makakamit lamang ng sino mang natakot kay Allah at nagkaroon ng takwa sa marapat na takwa o marapat na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dalawang almost synonymous, hindi naman almost, synonymous talaga sila actually, pero may subtle lang na difference, yung khashya at yung takwa. Tapos meron pang isa, di ba yung khawf, khashya takot, takwa takot, khawf takot. Pero ang pagkakaiba nito, yung khashya, ito yung kumbaga, yung pangingilag ng tao kay Allah habang siya ay
kumbaga nagpapakumbaba kay Allah. Yung takwa, pangingilag ng tao kay Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa kasalanan at paggawa ng mabuti. Okay? At yung khawf, yung takot ng tao na maparusahan. Intindihan nyo? Pero actually, minsan yung kahulugan ng mga to ay nagiging interchangeable. Pero regardless, so ito nga, ang gantimpala na ito, ang paraiso na mananatili sila rito habang panahon na hindi sila aalisin dito, wala silang patid sa pagtira rito at hindi ito mapuputol, ito ay para lamang sa mga natakot sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, yung tao rito na may takot kay Allah ay yung tumalima at sumunod kay Allah. Hindi yung porke natakot lang kay Allah ay meron ng paraiso o meron ng gantimpala na paraiso. Na dito nga, ang tunay na may khasya kay Allah, ay yun nga na natatakot kay Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya, wa'abadahu ka'annahu yarahu, wa'alima annahu illam yarahu, fa'innahu yarahu. Ito'y kahulugan ng ihsan. Ibig sabihin, ang tunay na may takwa kay Allah ay may taglay din dapat na ihsan. Na sinasamba niya si Allah na para bang nakikita niya si Allah, na para bang kaharap niya si Allah. At ito yung madalas payo ng mga scholar sa sala, paano tayo magkakaroon ng khushu o tumaknina sa sala, kapanatagan sa sala, na isipin natin na tayo ay nasa harap ni Allah. Okay? Na tayo ay nakikita ni Allah. Hindi man natin siya nakikita, siguradong nakikita niya tayo. Kaya seseryosohin natin ang ating sala, inshallah, kapag isinapuso natin na tayo ay nakikita nga ni Allah sa ating sala at sa ating iba pang mga gawain. Mabuti man o masama. Merong hadith na iniulat ni Imam Ahmad. Mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairil bariyah?" Hindi ko ba sasabihin sa inyo o sasabihin ko ba sa inyo ang tungkol sa kung sino ang pinakamainam na nilikha? At ang sinagot ng mga sahaba, bala ya Rasulullah. Opo, yung bala parang naam din ito. Okay? Pero ang bala ginagamit kapag ang pananong ay negative, sasagutin mo ito ng bala. Bala. Alis na ba tayo? Bala. Kakain na ba tayo? Bala. Hindi naam. So ito yung pinagkaiba ng gamit ng bala. Yung bala parang ano na nga rin eh. Parang mas maintindihan natin kumbaga ano. Parang syempre, parang malapit siya dun. Bala. Bala ya Rasulullah. So, oo, o sugo ni Allah. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung khairul bariyah ayon sa hadith. Diba yan? Rajulun akhidun bi inani farasihi fi sabilillah. Kullama kanat hay'atun istawa alayhi. Na yung pinakamainam daw na nilalang ay yung tao na hinawakan niya yung rein, yung ano bang tawag doon? Basta yung tali nung kanyang kabayo sa landas ni Allah. Kumbaga nakibaka siya sa landas ni Allah na sumusugod pa rin siya sa landas ni Allah kapag merong panganib o kahit merong panganib na naroon ang mga kalaban. At siya ay sumasakay pa rin nga sa kanyang kabayo. So hindi niya kinatatakutan ng kalaban. At sumunod, sinabi niya, ala ukhbirukum, saan na yan? Kaya nga. Ala ukhbirukum, ala ukhbirukum billadhi yali. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto ba ninyo na sabihin ko sa inyo yung susunod na mabuti, yung susunod na mainam. Sinabi ng mga sahaba, bala ya Rasulullah. Opo, usugo ni Allah.
Sa sinabi, Rajulun fil thullathin min ganamihi yukimus salata wa yu'tiz zaka. Si sumunod daw na mabuti na tao ay yung tao na daladala niya yung kanyang tupa at siya ay nagtataguyod ng obligadong salat, nagbabayad ng zaka. So, ibig sabihin nito, yung tao na ito kasi na daladala niya yung kanyang tupa, wala namang nakakakita sa kanya. Nandun siya sa liblib na lugar, nagpapastol ng tupa. Pero sa kabila nun, nagsasala pa rin siya. Kahit walang nakakakita sa kanya. At gayon din, nandun naman siya madalas sa liblib na lugar, wala namang nakakalam kung gaano karami yung kanyang tupa para masingil siya ng zaka, pero nagbabayad pa rin siya ng zaka mula sa kanyang tupa. At yung tupa ay, ang zaka nito ay yung basic isang tupa sa bawat 40 na tupa na meron ka na tumagal ng isang taon. Okay? So, ibig sabihin, tong tao na ito ay may taglay pa rin na ano? Yung gumagawa siya ng mabuti kahit walang nakakakita, ikhlas at ihsan. So, ganun pa rin yung katulad ng nababanggit sa tafsir. At katulad din nun kanina, yung pinakamainam na tao, yung sumusugod sa kalaban, sa landas ni Allah, kahit pa may panganib ng kalaban. So, yung tao na ito, yung may kambing o may tupa, nagtataguyod ng sala kahit walang nakakakita at nagbabayad ng saka kahit walang naniningil. Okay? Sana all. may magbabayad ng kuryente kahit hindi sinisingil. Okay? At yun na panghuli, inshallah ngayong gabi at ito na yung dulo ng Suratul Bayyina. Ala ukhbirukum bisharril bariyah. Gusto ba ninyo sabihin ko sa inyo ang tungkol sa pinakamasamang nilalang? Sinabi ng mga sahaba, bala ya Rasulullah. Opo, usugo ni Allah. Alladhi yas'alu billahi wala yu'ti bihi. Tani, nakatawa tong ugaling ganito eh. Alladhi yas'alu billahi wa yu'ti bihi. Yung pagkakarapatan niya, yung sinisingil niya, lagi niya nababanggit si Allah. Alang-alang kay Allah, ganito, ganyan. Alang-alang kay Allah, gawin mo to. Ibigay mo yung karapatan ko, ganito, ganyan. Pero pag siya na yung sinisingil mo, wala nang Allah. Kumbaga, ibig sabihin, hindi na siya tumutupad sa kanyang obligasyon alang-alang kay Allah. O maaaring kabaligtaran pa nga eh. Gagamitin pa niyo pangalan ni Allah para lang makapandugas o makapanlamang o makaiwas sa kanyang pananagutan. Okay, so ito yung pinakamasamang nilalang. So bukod dun sa kufar, so ito yung pinakamasamang nilalang ayon sa hadith na ito. At actually, katulad na katulad ito nung nababanggit doon sa Ten Commandments na huwag gagamitin ng tao ang ngalan ng Panginoon sa walang katuturang bagay. Masyadong panunumpa sa ngalan ni Allah, mga bagay na katulad nun. So ito yun, may kinalaman yun dito. At tinuring sila ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na kabilang sa pinakamasahol, pinakamasama na mga nilalang. Kapag may karapatan siya, sinisingil niya yun sa ngalan ni Allah, pero kapag sinisingil na siya, hindi siya nagbabayad sa ngalan ni Allah. So ito yung dulo ng Suratul Bayyina, alhamdulillah. So yung susunod, inshallah, ano na, Suratul Qadar, inshallah. Maganda matalaki ito kasi malapit na naman ng Ramadan, inshallah. Pero kung maalala ko, sana maalala ko, yung ano nga, yung napipending pa rin natin na topic, yung tungkol sa hamon ni Allah, na ano ang mga sukatan o batayan na natupad na nga ng tao ang hamon ni Allah. At syempre, alam natin na hindi ito matutupad, pero paano? Paano natin masasabi na hindi ito natupad ng tao kahit kailan? So tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.